Parang nagki-crave ako na kumain ng masarap na fried chicken. Katulad din ba kita? Pwes panoorin mo tong buong video na to. Welcome back again sa amin channel. Welcome back sa Jensen Taste Buds. For today, magluluto tayo ng Max's Fried Chicken. Papakita ko sa inyo yung style kung paano ito niluluto at pinaprepare. Bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa amin channel, i-click mo na yung subscribe button. Click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga in-upload namin dito sa amin channel, lalo na kung patungkol sa tipid lutuin tips. So yun, simulan na ating magluto. So ito guys yung mga ingredients na gamitin natin sa pagmamarinate ng ating manok. So ito yung paggagawin natin pagluluto ng Max Chicken. So ngayon, ito yung ating fish sauce o patis, calamansi at saka paminta. Yun lang yung gagamitin natin. Pero sa original na Max na manok, hindi sila gumagamit ng calamansi. Pero tayo, maglalagay tayo ng calamansi para mas lalong malasa at saka mas masarap. So ngayon ang gagawin natin, maglalagay tayo ng patis. Ilagay natin itong patis. Yung dami ng patis, 2 kutsara't kalahati bawat isang manok. So meron tayo ditong 3 pirasong ayan, na binti ng manok. So ibig sabihin, maglalagay tayo dito ng 3 tigda 2 kalahating ng ano ng ating patis. So pero ngayon, tantyahin na lang natin. Dahil itong channel naman namin ay tantyahan lang talaga 'to. Ayan. Ngayon, naglagay na ako. Next step na gagawin natin, ilagay na natin yung ating calamansi. Pagkalagay ng calamansi, ilagay itong paminta. Para kahit pa paano, may lasa na yung ating manok. Yan. Tapos, imamarinate lang natin to. Yan. Halu-haluin muna natin bago natin imarinate. Marinate natin to ng kalahating araw. Pero yung iba ang ginagawa, pwede na yung isang oras, o kaya kalahating oras, isang oras, pero mas maganda overnight. So, yan. Ito na yung ating imamarinate na manok. Ayan, hayaan lang muna natin ito na mamarinate ng kalahating araw. Saka natin ito sisimulang lutuin. So ito guys, ito na yung ating minarinate ng kalahating araw. So ito yun. Kung pagmamasdan nyo, ayan, galing itong sa rep. Inrep namin ito. At nilagyan namin ito ng hiwa para talagang pasok yung lasa dun sa loob. Yung timpla, diba tinimplahan natin ito kanina ng patis. Ayan. So yun. Ngayon naman, proceed tayo dun sa pakukuluan naman natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano. So ito guys, pakukuluan na natin. So meron ako dito ng tubig sa ating kawali. So next step na gagawin natin, habang pinapakuluan na natin ito, so naka ano na yan, naka may apoy na yan, lalagyan natin ito ng asin. Kaya natin nilagyan ng asin para may lasa talaga yung ating itong ating tubig. Lagyan din natin ito ng paminta. So ayan. At ilalagay natin dito yung sibuyas at bawang. So isang buong sibuyas, halos yan, at mga 3 piraso hanggang 4 pirasong bawang yung ilagay ko dyan. So dinikdik lang natin yung bawang, so ganun lang yan. Tapos next step na gagawin natin dito, hahaluin lang natin yan. Para siguradong natunaw yung ating, ano yung tag ito, yung ating asin. So yan. Tapos pakuluin lang natin ito. Pero para mas maganda, isabay na natin sa pagkulo yung ating manok, kaya ilalagay ko na ito ngayon. Yan. Dahan-dahan lang sa paglalagay dahil baka mapaso kayo. So kung napansin nyo, talagang napakalasa nito dahil bukod dun sa minarinate natin ito kanina sa patis at nung pinakuluan naman natin ngayon, talagang nadagdagan pa lalo yung lasa dahil nilagyan natin ito ng asin, paminta at saka yung ating sibuyas bawang. Kung meron kayong dahon ng laurel, mas maganda lagyan nyo. Dahil wala kaming available na dahon ng laurel ngayon. Pero pwede na yung ganyan. So ayan, hayaan lang muna natin na makuluan. So ito guys, kumukulo na. Kaya ang gagawin natin, ayan, hahayaan lang natin na maluto yung ating manok. Ayan, hayaan lang natin na maluto ito ng bahagya. Kapag bawa, naka 3 minutes na naka ganyan, then another 3 minutes, babalik na rin natin ito. So 3 minutes, 3 minutes, mga ganyan.
So ito guys, naka 3 minutes na. Ngayon naman, baliktarin natin to isa-isa. So napansin nyo, ang ganda. Pero mas maganda kung ang gagamitin yung manok, eh yung talagang fresh. Kumbaga kakabili nyo pa lang sa palengke, ganyan, o kaya sa mall. Yun ang magandang iluto, hindi yung na-frozen na. Tugod nitong amin, ito kasi na-frozen na to. Siguro mga 3 araw na ito sa refrigerator. Pero tingnan natin. So yan, another 3 minutes uli. Tapos pagka 3 minutes, i-set aside na natin to at palalamigin. So guys, naka 3 minutes na uli. So tingnan natin. So yan, tingnan nyo. Pansin nyo. So yan. Yan. So ang gagawin natin dito, set aside lang natin to. Ilalagay muna natin to sa isang plato. Ayan. Ayan. At hayaan natin na bumaba yung tubig at palamigin natin ito ng konti. So ito guys, dahil ito, nakapagpainit tayo ng mantika. Ngayon, paano ba malalaman kung mainit na yung ating mantika kung wala tayong pang measure? So ang gagawin natin, meron tayo dito ng asin. So ayan, lalagyan lang natin ito ng asin. Nakita, napansin nyo, nagkuluan, ibig sabihin yan, okay na yung mantika, na yan, mainit na yan. At yung apoy natin, kailangan mahina lang din. Ngayon naman, iisa-isahin na natin itong ilagay. Ilagay natin ito ng dahan-dahan. Ayan, buti na lang nagkasya yung ating manok dito sa gantong kalaki. Kasi konti lang yung mantika na inilagay ko. Ayan yan, pag golden brown na yung ilalim yan, saka natin ito babalik ta rin. Kaya hayaan lang muna natin na maluto ito. So ito guys, tingnan natin kung pwede nang balik ta rin. So ayan, kita nyo yung kulay. Pwede na yung ganyan. Balik ta rin lang natin to. So ayan, yung kabila naman yung lulutuin natin. Itong kabila, tingnan natin, na ganyan din. Ganda ng kulay. Ayan. Ito namang isa. Ganun din. Pwede na rin. Ayan. Ayan. Hayaan lang natin na maluto itong kabilang parte naman. Ito guys, tingnan natin kung okay na. Ayan. Ang ganda ng pagkakaprito natin. Kaparehas na kaparehas nung sa mga maxes. So ayan. Tingnan nyo naman yung kulay. Ngayon, set aside muna natin ito. Ito guys, ito na yung ating luto ng manok. Ayan, alam max. So, ayan. So, nakuha natin yung kulay nito at saka yung lasa. Pero dahil yung ating ginamit na pangprito, yung sakalan, ay hindi, tag ito, ay madikit. Kaya medyo napansin nyo, ayan, medyo tanggal-tanggal yung ibang balat. Pero okay lang yan. Ang importante dito is yung lasa at saka yung kulay nakuha natin kung ano yung sa max. Na ano na manok nila doon. So guys, sana nagustuhan nyo aming pagluluto ng Max's Fried Chicken. So ganun lang kasimple yun. Marinate nyo muna, then papakuluan nyo at ipiprito. So ganun lang kasimple yun. Sana nagustuhan nyo guys, yung lasa nito, talagang siguradong kalasa ng Max's Fried Chicken. At lalong mas pinasarap pa dahil nilagyan natin ito ng kalamansi. So sana nagustuhan nyo ito. Huwag nakalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel. Siyempre, araw-araw ko sinasabi para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload namin patungkol sa mga tipid lutuin tips. At katulad dito, maniluluto natin katulad ng paano magluto ng fried chicken na ala Max's o kaya ala Jollibee, mga ganyan. So ayun, maraming pa tayong mga video na katulad dito. Kaya abangan nyo yan lahat guys. So ayun, magkita-kita ulit tayo sa aming mga susunod pang mga videos. Laging tandaan, keep safe, and God bless!